Kamusta po kayo? Okay naman. Araw-araw yun at luyon lang rin naman nangyayari sa buhay. Gugigising, tatrabaho. Favorite ka ng anak ko. Ay, maraming si salamat. Ilang taon na si Bash? 9. Nandito ako kasi, I wish to be here today. Iniwan ko yung mga ginagawa ko at gagawin ko ngayong araw nito. Kasi naramdaman ko na, kailangan kong pumunta dito sa loob ng bahay. Bakit? Because I wanted to meet you. Me? Oh, me? Yeah. Me? I wanted to see Why? The beautiful soul. Why? Of Hasna. Nagtataka ako. Bakit? Gusto kitang makilala. Gusto kitang makita. Gusto kitang yakapin. Oh. Kaya, kanina diba, nung ang yakap kita ng matagal kanina. Kaya ako nakikipagharutan muna bago kita kausapin. Kasi gusto ko chill lang. Ayoko nang munang umiyak. Ayoko nang masyadong mabigat. Kasi ang bigat na nung istorya mo. Nung ninanamnam ko yung... At naramdaman ko ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo. Blessings naman talaga sila. Hindi naman sila ang mabigat. Ang mabigat, yung mga karanasan, yung mga ipinaglalaban mo, yung mga haharapin mo in the future na pagsubok. It's a challenge. Raising a child is such a big challenge. More so, raising two beautiful, special children. Special din dapat ang kakayahan mo. And congratulations sa'yo binigay yun. Ibig sabihin, may special kang kakayahan. Super mom. Diba, you're a super mom. I also learned na there were points, there were times, pinanghihinaan ka na ng loob. Gusto mo sumuko. Hindi naman talaga natin kaya lahat. Kasi kung kaya natin lahat, eh, ba't may Diyos pa? Diba? It's a good thing that you acknowledge, that we acknowledge na hindi natin kaya lahat. We need help. Hindi man tulong, mga simpleng bagay. Suporta, pangunawa. Nung nalaman ko yung istorya mo at nag-iiyak ako, nung puntong yun kasi, I wasn't feeling good about myself. I wasn't feeling good about a lot of things. Parang ang bigat pagit ng loob ko, feeling ko dami-dami kong problema. Feeling ko dami kong pasa na nahihirapan ako, napipressure ako, nahihirapan ako. But when I learned about your story, sabi ko, uy, ang arte-arte ko lang pala. Ang arte-arte ko lang, ang dami kong iniinda. Eh, walang-wala pala to sa iniinda mo, di ba? Nakakahiya naman. Mas marami kang naparealize sa akin. Parang I felt like I needed to do something. Do something for you. At hindi ko doon ginagawa para lang tulungan ka din. Natutulungan mo din ako. Talaga ba? You gave me an opportunity to do something right, to do something good. Hindi ko alam, parang hindi naman ito yung sagot sa mga tanong ko bago kita nakilala. Pero nung nakilala kita at yung story mo, parang gumaang yung damdamin ko na parang hindi naman ito yung sagot, pero bakit nakatulong siya sa akin? Diba? Parang siguro dahil kinakaya ko yung feeling mo, kaya mo. Mas kaya mo kung ano man yung hinaharap mo sa buhay. At gusto kong sabihin sa'yo na you're doing a great job. Kaya mo ngayon, kayanin mo pa. Forever. Kayanin mo pa. Kayanin mo pa. Kasi ako din, everybody sees me as a very strong person. When in fact, mahina ako eh. I am broken. A part of me is broken. And it's okay. Kasama yun sa ganda ng pagkatao ko. My brokenness.
there was a time in my life when I was 17, I gave up. Tapos ngayon na-realize ko na buti na lang talaga, hindi ako inaabot. Paano kung natuluyan ako, di ba? Di hindi ko na-achieve yung mga pinangarap ko. Di hindi ko na-achieve yung mga bagay na ang laki na kahit hindi ko pinangarap, ibinigay sa akin. Di hindi ko naranasan yung oportunidad na makilala kayo. Makatouch ng buhay ng ibang tao nang hindi ko sinasadya. Huwag tayong susuko. Ang cheap-cheap ng pagsuko. Eh, I've been given so much, more than what I need. Eh, okay naman na yung pamilya ko. I need to extend to you kung sino man ang pwedeng mapagbigyan na extension ng biyaya. Kasi nga, ang gulo ng paligid, there's too much negativity around. Pero may mga magagandang bagay pa rin naman na nangyayari. Dapat kumapit tayo sa ganun. Kaya dapat di tayo mawala ng pag-asa. Bash po, sa kasi Bastik. Parehas kasi silang special, kuya. Parehas silang may autism. Yung isip nila, kuya, medyo delayed. Kagaya po ni Bash, 9 years old na po siya, pero yung utak niya po, mga 5 to 6 years old lang po. Si Basti naman po, 6 years old na po siya. Hanggang ngayon, wala pa siyang nasasabi. Hindi pa niya alam yung pangalan niya. Hindi pa po niya alam kung ilang taon siya. So parang utak niya, kuya, 1 year old pa din. So kailangan po namin mag-special school o kaya mag-therapy para mahabol po nila yung utak ng tamang edad nila, kuya. Sa special school, kuya, sobrang mahal. 80,000 yung tuition. Tapos maliban dun, kuya, meron kaming occupational therapy. Saka hindi siya tumitigil, kuya. Kasi hindi siya nagagamot eh. Hindi siya sakit na kapag binilhan mo ng gamot, okay na eh. Habang buhay siya ng kondisyon, habang buhay namin siyang kasama. So yun, habang buhay akong dapat masipag. Yan, kuya. Pero kahit na ganun sila, kuya, malambing sila, hindi yayakap po nila ako, inahalikan. Yun po, yun lang, kuya, masaya na ako. So masaya rin po ako doon sa desisyon ko na give up ko po yung pagbabangko tapos nag-focus po ako sa ukay-ukay. Kasi anytime po na kailangan nila ako, nandyan po ako. May mga time po, syempre, hindi mo maiwasan, hindi nila masabi yung gusto nila. May mga time po na nasasaktan nila yung sarili nila. Sobrang haba ng pasensya at saka unawa. Nakaka-experience po ako ng mabibigat dun sa mga anak ko. Isang beses kasi, kuya, naglalaba ako ng mga ukay-ukay ko. Hindi ko namalayan, kuya, si Basti, yung bunso ko po, nakalabas pala ng bahay. Kinakabahan na ako nun, kuya. Siguro mga 2 kanto, kuya, mula sa amin. Nahanap ko siya. May nakita akong grupo, kuya, ng mga bata. Nakabilog sila. Naririnig ko, kuya, may ganun na tunog. Tapos natumatawa yung anak ko. Kuya, yung mga bata, salitan silang nasampal nila yung anak ko. Paisa-isa, so, nagtatawanan sila kasi pag sinampal mo si Basti, hindi niya po protektahan yung sarili niya. Tatawa siya, akala niya laro yun. Hindi ako makapagsalita. Gusto ko sumigaw, pagalitan sila. Pero walang lumalabas sa bibig ko. Hanggang nasabi ko, hoy! Nagtinginan sila, nagtakbuhan lang sila. So lumapit sa akin si Basti, na masaya siya, nakangiti lang siya. Yung mga anak ko, kahit anong gawin ko, ito yung mundo na iiwan ko sa kanila. Mga tao na hindi naiintindihan yung kalagayan niya. Mga tao na sasamantalahin yung kahinaan niya. Magandang gusto kong maghalit sa mundo. Bakit ba ang hirap-hirap? Bakit ba ang hirap-hirap na pag may utak ka, gamitin mo sa tama? Kapag may lakas ka, gamitin mo magtanggol. Parang napapagod ako, kuya.